Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-aantabay kada po sumasapit ang pulmon? Masabi ko lamang ang mainam po yan na tayo gumawa ng mga pampaswerte upang sa ganon higit po tayo maka-attract ng kaswertehan. Yung ba tipo na yung di natin mga tipong inaasahan dahil gumawa tayo ng ganito, tayo po ay masipag, tayo po ay hindi nakakalimot magdasal. Yung ba tipo na may mga dumarating sa atin na hindi natin inaasahan. Ang hinihiling lang naman natin ay simple, pero ang dumarating ay terrific. Terrific na swerte na mapapawaw ka na lamang sa mga swerteng dumarating. Ngayon po mga bossing, ako po yung may tuturo sa inyo para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Bukod po sa kailangan naka-mindset sa inyo na kayo magiging matagumpay, hindi po laging ganyan ang takbo ng inyong pong pamumuhay. Yan po ang numero uno mga bossing ko na kailangan nasa isipan po natin. Huwag nyo iisipin ng malas, kasi malas nga po ang magaganap. Huwag nyo sasabihin na malas, dahil lalong malas po lalo ang magaganap mga bossing. Kaya lagi natin sasabihin panay mga magaganda. Ayudahan na laging salitay ng mga magaganda. I-mindset nyo na nasimula na ito ng tagumpay po ninyo mga bossing, at sabay ang panay ng sipag at tiyaga at pananalig sa mahal na Panginoon. Kaya kung kayo po'y naniniwala at naisyo po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Tayo mga bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo sumertin sa ating buhay. At itong aking share sa inyo, isa sa mga subok na napakaswerte. Basta kailangan mga bossing ko magwi-wish ka na magmumula sa puso. Time-time na panalangin, makakamtan po natin ang lahat ang nais po natin. Basta tayo po ay alam natin sa ating sarili na hindi laging ganito ang takbo na ating pong pamumuhay. Ako po mga bossing ko, dati-dati, negative po akong tao. Talaga namang halos lahat ay naaway ko. Masama po talaga ang pag-uugali mga bossing. May nakapagsabi na nga po sa akin na umiiksi nga daw po yung basta ganun po mga bossing, dahil nga po sa parang mainitin po yung ulo ko mga bossing, at nega akong tao. Nasa isipan ko, malas po kasi. Ganun po mga bossing, kaya lalo nagiging mainitin ang ulo ko mga bossing. Ngayon po, walang magandang naidulot. Kumbaga, ito po mga bossing ko, ako nga po ay lagi sinasabi, may nakasapagsabi sa akin na huwag kang ganyan kasi parang lalo titindi problema mo. Sasabihin ko sa kanya, madali sa yung sabihin niya kasi hindi mo pinagdadaanan. Ganun po ako dati mga bossing. Tapos umiyak po lagi ako mga bossing. Pero binago ko po ang sitwasyon ko mga bossing. Wala pong magandang naidulot. Lalong tumindi pa ng tumindi ang mga pagsubok na pinagdadaanan. Ganun po gawin po ninyo. I-release nyo po sa itaas. Lagi kayong magdadasal sa umaga mga bossing. Kahit iiyak nyo po yan mga bossing. Iiyak nyo po, pagaanin nyo yung nasa kalooban ninyo. Kasi kung anong kabigatan ng inyong kalooban ay kabigatan din ng daloy ng swerte na ating pong buhay. Kaya kailangan lagi nyo i-release ko ano yung pabigat ng inyong kalooban, kung ano yung problema po ninyo, sabihin nyo po sa itaas. Mas mainam po yan sa itaas nyo na lang sabihin kesa ichika nyo po sa mga kakilala, sa mga kumare, kapitbahay, or sino man po kaklose po ninyo. Kasi maaaring tao din naman po yan. Di mo rin masisisi ang mga marites eh. Lalo napasarap ng kwento, napapakwento po sila. Ngayon pa mga bossing, kasi ganyan din ako dati. Ngayon pa mga bossing, mas mainam pa dyan na lang sa itaas. Wala pang chismis na maririnig ka. Yan po, masusolusyonan pa ang problema. Bagamat alam ng itaas ang nagaganap po sa atin, iba pa rin yung nare-release natin, yung nasa kalooban natin. Kasi kaya minsan tayo napapakwento sa iba dahil wala tayong iba mapagsabihan. Kaya napapadaldal po tayo. Wala tayong ibang mapagsabihan ng nasa looban po natin. Kaya ipagdasal nyo na lang po yan. Pagkatapos, subukan nyo po ito. Iwaksi sa inyo pong isipan ang mga pangit, panay, mga magaganda ang sasabihin po natin. Ang ating mga salitain lagi mga bossing. Subukan nyo po mga bossing ko sa isang basong tubig. Ang isang basong tubig ay isa sa mga proven na napakaswerte. Ito po mga bossing ko ay humihigop ng mga negatibong enerhiya sa paligid na nagdudulot sa atin ng kamalasan. Ito po naman ay magpapa-flow ng swerte po sa atin at magpapakapit po sa atin ng swerte. Ang tubig mga bossing ko, i-wish nyo lang po dito sa ating tubig. Ang lahat ng nais po ninyo. Pagkatapos po, i-overnight natin to sa liwanag ng sinag ng buwan. Kukunin po natin siya kinabukasan ng alas 8 ng umaga para dalawa yung swerte, sinag ng araw at saka ng buwan mga bossing. Pagkatapos, ilalagay po natin ito sa ating pong kwarto. Ang dulot po nito ay napakaswerte. Para habang tayo natutulog, meron tayong proteksyon, hindi tayo kakapitan ng kamalasan. Habang tayo natutulog, tayo po ay maaaring
Swertihin pa sa buhay, mga bossing. Kakabit po sa atin ang swerte. Lalayuan tayo ng mga kamalasan. Yan po, mga bossing ko, malas na yan, mga bossing ko, habang nasa habang tayo natutulog. Sabi po nila, pag nagpapahinga inyo pong diwa, lalong kumakapit ang mga negatibo. Kapag wala kang protection, kakapitan ka ng negatibo. Pagising nyo, parang masakit ang ulo ninyo, parang wala ka agad sa mood, mainit ang inyo pong ulo. Ayan, yan po yung kung may kumapit sa inyong negatibo. Kaya kailangan nyo ng tubig, mga bossing ko, sa kwarto po ninyo. Lalo-lalo na nagmula nga po sa moon water at saka po sa sun water, mga bossing. Basta ang tubig po natin ay manatiling malinis, okay po yan. Pero pag natin marami na nakalutang, madumi na, itapon nyo na po. Huwag nyo nang pag-anuhan po yan dahil wala na po yung wa-effect na po yan. Maaring negative pa ang dulot. Kaya kailangan laging ma-maintain ang kalinisan. Tapos gumawa po muli kayo ng ganito, kung hindi naman full moon, sa sinag ng araw nyo po siya ibibilad. Kaya kung kayo po naniwala at naisip po itong gawin, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.